Yo, what's up mga katatak? So, welcome back sa ating YouTube channel. Medyo magulo yung electric pa natin. Ayan. Ang ingay niya. So, mga katatak, ang video natin ngayon is tungkol dito sa SF Diazo Photoemulsion. So, first time kong gumamit ito mga katatak. So, ano pala siya? Meron pang powder synthesizer na imimix natin. Hindi ko sure kung hahaluan ba ito ng tubig or direkta mix na. Pero magre-research muna ako. Maghanap ako ng video tungkol dito. O kung ano pa mang article na tungkol sa photo emulsion na to. Tapos, samahan nyo ako kung paano natin imimix. At kung ano yung gagawin natin. So, tara. Simulan na natin. Okay mga katatak, so ito yung ating photo emulsion na Diazo. Bali, hindi ako nakahanap ng video na kung paano i-mix to at kung gaano katagal ang inaabot. So, sabi sa akin ng supplier, teka, alisin muna natin itong mga tape. Okay. Sabi sa akin ng supplier mga katatak, ito daw is pag na-mix na, aabot siya ng 1 week. Pero kung ilalagay mo sa rep, sa ibaba ng rep, yung sa loob, aabot siya ng 6 months. So, ang gagawin natin, lalagay natin sa loob ng rep para magtagal. Pero magagamit naman natin to dahil marami tayong gagawing screen. Siguro nasa 30 screen yung kailangan kong gawin. Ang hirap lang niya buksan kasi kailangan ko pang gamitan ng pliers. Ngayon mga katatak, after nating ma-mix to, susubukan ko yung image quality niya. Tapos yung ano niya, yung time exposure. Tapos ikukumpara natin sa Aquasol ER. So, yan. Kulay blue din pala siya. Parang din siyang Aquasol ER. Kaso nga lang, hahaluan natin to ng Sensitizer. Sensi X. Kuha muna ako ng spatula. Okay, green pala to. Paano ito buksan? Kaya pala hindi ko makakapa yung pagka-powder niya kasi ganito pala kulay niya. Ay, naka-plastic pa pala siya. So, sabi daw ay i-mix ko daw to lahat. Sabi nila. Saka nakalagay din dito inchi kasi eh, pero may nakalagay na 1 kilogram set. So, yun, siguro pang 1 kilo talaga to. Lagay ko na lahat sa ibabaw, yeah. Yan. Yeah.
okay, pwede na siguro. Ngayon mga katatak, iiwanan muna natin siya hanggang umakyat lahat ng bula. Saka natin gagamitin. Kasi yung bula na yun mga katatak, makaka-apekto siya sa image natin pag hindi natin, pagka ginamit natin ng may bula-bula pa. At hindi magiging maganda yung pagkakapahid ng photo emulsion. So, takpan ko lang ulit. Okay mga katatak. Saan? Yun. Hirap buksan na ito. Okay, susubukan natin itong Daiso na ito, no? Okay, patirin ko to. Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung pag-expose natin yung oras saka yung magiging print, ano yung magiging quality ng image niya pag na-burn. Okay mga katatak, so expose natin siya ng 5 minutes ano. 5 minutes yung exposure time natin. Kalimitan natin is 5 minutes and 30 seconds. So ngayon ipa 5 minutes lang natin kasi tinatantya pa natin exposure time. At least kung underexposed, medyo makukuha pa rin natin ang maayos yung screen kaysa maging overexposed. So pindutin ko na. Yan no. Okay. Okay mga katatak, so tapos na natin siyang i-expose. Ayan no. So kita-kita tayo dun sa ating washing area. Yun mga katatak no, so babad lang natin ng konti tapos isprayan na natin maya maya. So match-check natin ngayon kung underexposed o overexposed tong ating project ano, malalaman natin ngayon yan. Pero parang na-underexposed tayo dun. Hindi ko rin sigurado. Okay mga katatak, so sablay tayo. Underexposed. Siguro ang gagawin ko is dadagdagan ko ng mga 1 minute and 30 seconds sa exposure time natin para mas mano. Kasi sobrang natanggal siya agad. Hindi ko inaasahan na matatanggal siya ng ganun-ganun agad-agad. So ganun nga gagawin natin diskarte. Dadagdagan natin ng 1 minute and 30 seconds ang ating exposure time, tapos
spray ulit natin. Okay mga katatak, so ito na yung ating 6 minutes and 30 seconds na expose. Subukan na natin to. I'm a simple man, don't wanna complicate ya. Medyo okay mga katatak. So pakita ko sa inyo, underexposed pa rin siya. Kasi gaya niya nabutas. Yan mga hindi naman dapat mabutas. Yan. Tapos may konti rin siyang butas dito. So papahirapan ako nito sa pag tatakip ng butas. Yung gaya no na tanggal pala. So underexposed pa rin to. Ire-reclaim ko siya ulit para mapalitan natin at maiayos natin. So, yun no. Expose ulit tayo. Mag-add ta. Siguro gawin ko ng 8 minutes ang exposure time natin para dito sa photo emulsion na to. Okay mga katatak. So, sablay na naman yung ating pangalawang subok dun sa Diazo. Ang sakit ng ulo, hirap kasi dumadami yung prosesong ginagawa natin. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, kung sa paghahalo ba or kung sa exposure time nga lang. So, itong pangatlong subok natin, i-8 minutes na exposure time na natin. Ano? Sige, balikan ko na lang kayo pagkatapos kong i-expose. At nakakapagod din kasi mag-video-video. Sige mga katatak, kita kasi tayo mamaya. Okay mga katatak, so ito na yung pangatlong trial natin. 8 minutes exposure time. Okay, basahin na natin. Sana maging maayos na to kasi ang hirap eh. Nandilay na tayo dun sa oras na kailangan natin dahil dito. Okay mga katatak, so check ko na yung quality. Alright, medyo babandawan ko na lang. Okay. Okay, sige. Okay mga katatak, so nakakuha naman siya ng maayos. Yan. Nga pala, reclaim lang tong screen natin kaya may
konting dumi. Pero kuha naman siya ng maayos. All good. Okay, tara. Okay, what's up mga tatak? So, i-discuss ko lang sa inyo yung experience ko dun sa Diasona Photoemulsion. First time ko itong na-experience. So, una, binili ko siya through online. Ngayon mga katatak, ang sabi ko, ang tanong ko dun sa supplier is kung meron ba sila na ready mix na. So, meron daw, which is yun nga yung pinadala sa akin. Pagdating naman sa akin, kailangan mo pa palang ilagyan ng sensitizer. So, okay naman sa kanya, walang problema. Kasi mura din naman, 400 pesos lang, kung di ako nagkakamali, nasa around 400 pesos. Kumpara sa Aquasol ER, nasa 700 to 800 pesos. So, mas mura siya, kaya check siya sa mura. At sa ano naman, sa print quality or sa yung quality ng pagkakabutas natin. Medyo nahirapan ako kasi pansin nyo mga katatak, nagtatlong ulit tayo bago natin nakuha yung medyo maayos na exposure time, which is yung 8 minutes. Kasi meron akong 6 na screen na pinahira nung photoemulsion na Diasona na to. So, yung dalawa natin failure, which is yung 5 minutes at 6 minutes and a half failure. So, sa 8 minutes, umokay naman. Sana walang maging problema bukas pagka sinample print natin. Pero, yung mga natira kong tatlong screen pa, kasi 6 ngayon, 9 minutes yung ginawa kong exposure time. So, par so good naman. Mas okay kumpara sa 8 minutes. So, 9 minutes yung naging exposure time natin. Doon, medyo sumakit yung ulo natin mga katatak. Kasi hindi natin inaasahan na mangyayari yung ganun. Lalo nga, nagmamadali din tayo ngayon. So, kasi hindi dumating yung supply natin ng Aquasol ER. Kaya, sa may naging experience ko na yun, mas okay pa rin talaga sa akin si Aquasol ER. Pero kung nagtitipid ako na gusto ko naman ng maayos na print out yung pagkakaburn ng screen, siguro okay din itong si Daya. So, si Aquasol ER kasi mas okay para sa akin yung pagkakaburn ng screen. Kasi kabisado ko na yung exposure time. Samantalang itong si Daya, so okay din naman. Kaso nga lang, hindi ko kabisado yung exposure time. Dun lang ako nagkakaroon ng problema. Nahihirapan tayo dahil rush, nagmamadali na tayo. Kaya, yun ang naging ano ko dun sa dalawa. Naging review ko. So, kung bibili kayo na ang Daya, so ngayon, pag-aralan yung maigi talaga exposure time. Kasi makukuha nyo yung best quality niyan kapag ka nalaman nyo yung tamang exposure time ayon sa exposure box nyo. So, yun mga katatak. Dito ko natatapusin itong maikling video natin. Kamusta nga pala kayo dyan? Sana okay kayo palagi mga katatak. So, ngayon, medyo busy na tayo. Medyo marami nang nakapila na tanggap natin. So, nahirapan akong mag-video. At isa pa, halos wala na akong ma-video. Halos na ibigay ko na sa inyo yung mga konting information. Yung mga basic na information. Ngayon, siguro, ang mga susunod nating video is tungkol na lang dito sa ano natin sa buong printing sa mga nagiging problema. Gaya nga na itong Diasona na to. So, naging problema natin to. Malaking problema. Tungkol sa mga nagiging problema sa printing, sa mga nagiging achievement natin sa printing, tungkol sa kung paano yung ginagawa natin ngayong GCQ, kung paano tayo nagdi-deliver, kung paano tayo kumukuha ng supply, yung mga ganyang-ganyang stuff na muna. Tapos, magsisingit tayo syempre ng mga kaalaman o mga pag mayroon akong nabasang tanong na uy, mukhang okay to gawa ng video, mukhang may ma-i-share ako sa inyo sa tanong na to. So, gagawa natin yun mga katatak. So, ingat kayo dyan palagi at sana matapos na tong pandemic na to na COVID-19. Masakit na sa ulo at syempre nakakasawa na rin na basta nakakatakot kasi para sa mga pamilya natin. So, yun mga katatak. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe at nanonood sa ating YouTube channel. Like nyo yung page natin ng Jeff Screen Life. Pwede yung magtanong sa akin direkta dun sa Facebook page na yun. Kung gusto nyo naman subaybayan yung printing natin, like nyo yung Print Mechanics kung gusto nyo magpa-print. At supportahan nyo na rin yung clothing line natin na Street Cash Apparel. So, yun mga katatak. Muli, peace! I'm not sure.